Ayun, welcome back mga idol. So, ito ngayon mag-vlog tayo. Gagawin natin yung 2011 na Jots. Ang gagawin natin kasi nabuo na natin na nakaraan, nabuo na namin 'to na makina. Yung kulang ngayon, i-adjust na lang ko sa mga accessories dito sa mga gilid-gilid niya. So, ang gagawin natin ngayon, ipapakita ko lang yung pag-adjust ng barbula nito. Kasi kakaiba to sa mga karaniwang makina na pwede natin na gawing pag nag-adjust tayo ng barbula, pwede nating shortcut lang or dalawang ikot lang tayo sa makina. Ito hindi pwede, kailangan natin pairing order method. So ang gagawin dito, apat na ikot tayo, hindi siya pwedeng dalawang ikot lang kasi yung mga makina na katulad ng mga Bisito or Biwa na yun, pwede yun na shortcut yun, dalawang ikot lang na pag-adjust ng barbula. Ito, sinubukan kong i-shortcut to, hindi talaga siya pwede. So, kailangan dito mag-adjust ng barbula. Pairing order method. So, ano yung pairing order method nito? Pairing order pala nito, yung 1-3-4 to. So, ang gagawin natin, yung makina na to, baliktad ang bilang nito. Imbis na yung dito sa may flywheel, yung 4, na karaniwang makina, dito, ang dito sa may flywheel, ito yung number 1. So, dito, number 1, number 2, number 3, number 4. Yung number 4, dito sa may pulley niya, doon sa may timing belt. Ayan yung timing belt. So ngayon, i-adjust natin yan. So, paano tayo mag-adjust yan? Para ma-timing natin yung halimbawa, yung number 1. Dito tayo titingin sa number 4. Paano natin ma-timing yan yung number 1? So dito natin titingnan. In of exhaust, beginning of intake. Yo, ito yung intake, ito yung exhaust. So ngayon, iikotin natin yan. Tara, let's go. Wala kang ano yan. Sana yung ano pang ito, na-adjust ko na to yung ito yung number 4 kanina. So ulitin ko para makita nyo. Ikotin natin. Yeah. Saan ba tayo? Dito tayo sa number 1. So, titingnan natin dito yung number 4. Yan, umaakyat yung number 4 na number 4 na exhaust. Yan, kung makikita nyo. Yan. So, nag-end na siya. Tapos, umaakyat ng buwaba ng konti yung intake. So, ngayon, adjust na natin yan. Yan. Sunod ng number 1 3, kasi 1-3-4 to nga. Dito tayo sa 3. Ito yung 3. Tama. Ito yung 3. Kasi ito number 2, ito number 1. Dito tayo sa 3. Ikot tayo ngayon. Ano yung running limit ng 3? Ito, 2. So, titingin tayo sa 2. Dito tayo mag-observe ng end of exhaust, beginning of intake. So, dito tayo sa 3. Tingnan natin yung 2. Wala tayo na, abistos. Thank you.
Ayan na. So, naka-tres na tayo. Ayan, i-adjust natin ngayon yung tres. Clearance pala nito yung intake 12 in, yung exhaust 20 in. Yun, ano yan, nakikita yun doon sa body ng unit na nakasulat doon kung ilan yung clearance ng barbula niya. Putin natin ngayon. Ano sunod ng trace? 4. Dito trace 4. Yung titingnan naman natin, yung uno. Pag end ng exhaust, beginning of intake, yun yung 4. So, iputin natin ngayon. Na-adjust mo na pa kanina, pinakita ko lang kung paano yung maluwag siya, kailangan na adjust natin ulit. Kasi maraming makina na nag-adjust ng barbula, okay lang kahit shortcut, dalawang tipot lang. Hoy! Napuhan nga nyo! Tahiin nyo! Matutulog ako na agad sinyo ko sa buhala nyo! Buhay nyo at turog, magpatulog kayo! Sunod ng 4, 2. So, titingnan natin yung dito tayo mag, ano, ng, dito sa 3, dito tayo sa 3 titingin. Yung 2 yung timing natin, i-adjust natin. Ikot ulit. Dito sa 2. Na-adjust ko na pa kanina. So, okay na siya. Tip ko lang para hindi kayo malito pag nag-ikot kayo ng makina. Pag nag halimbawa, naka-uno na kayo, guhitan nyo yung dito sa may dito sa may pulley o di kaya sa timing, kasi wala pang pulley, di pa namin nakabit eh. Dito naguhit ako, kung makikita nyo yung guhit yan, yan ginuhitan ko yan.
180. Yan. 180 degrees yan. Yan. Tapos dito. Pag dito nakauno yan, dito sa taas, buhitan nyo sa taas. Bawat ikot yan, 180 degrees. May nakaano yan. May nakakompresyon yan na piston. Yan. Bawat 180 degrees yan, may piston niya na naka-compression. Halimbawa, dito ka sa uno, naka 360. Pag ikot mo ng 180 degrees yan, susunod niyan yung 1, o yung pairing order niya, 1, 3, 4, 2. Susunod ng uno, 3 dito, 180 degrees. Yan yan, naka-compression number 3 yan. Bawat 180 degrees, may compression stroke yan na nangyayari yan. Para di tayo maligaw, buhitan natin. Napakadali lang mag-tune up ng makina. Lalo na yung sa mga ngayon, sa mga yung makina na pwedeng i-shortcut yung pag-adjust. Mas lalong madali, sa dalawang ikot lang. Pag ito, apat na ikot tayo kasi hindi siya pwedeng i-shortcut. Kailangan talaga naka-pairing order method siya. So, ganun lang mga idol. At sana nagustuhan nyo yung may ikling video na to. Hanggang dito na muna at bubukuin pa namin ito ng maisampa na dun sa unit. Ito pala yung unit. Yun. Yun, walang laman. So ayan, tatapusin muna namin ito para may salpak yan. Siguro natatapos. Sana wala nang, hindi na magka problema. So hanggang dito lang mga idol. At kung nagustuhan mo itong video na ito, sana huwag mong kalimutan mag-click ng subscribe at like. Yun. Hanggang dito na muna.